Magluto kayo dito. Oh. Laki yung sabok sa inyo. Mahirap ang humawak ng isang kumpanya. Okay? Pero si Pangulong Duterte, buong Pilipinas ang hinahawakan niya. Pwede naman talaga mag-full lockdown. Kahit isang taon tayong full lockdown dito, mga tol eh. Basta isang taon tayong may pagkain. Kaya lang naman lumalabas ang tao kasi walang pagkain. Mga tol, ito ang panglima na importante sa lahat. Tayo. Alright. Oh, ganda mga tol oh. Oh, protektado, protektado to. So sasabihin ko sa inyo mga tol kung ano-ano yung 5 basic things na dala ng isang motovlogger o ng isang rider. Huwag ng motovlogger, isang rider na. Ba't ba ako nag-helmet? So guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. This is your man, JDB again. At doon sa huling upload natin, ay may nag-comment sa atin ng isang katukumpay natin na baka daw pwedeng magbigay tayo ng tips. 5 tips. Ano daw yung limang things or yung dapat tools ng isang motovlogger? Alright? So ngayon, itatackle natin kasi may mali dun sa sagot sa tanong niya, mga katagumpay. Ang tanong niya kasi sa atin, baka pwede magbigay tayo ng limang basic tools ng isang motovlogger. Alright? So, mamaya, pag-uusapan natin yan dun sa daan kasi may pupuntahan tayo ngayon. Samahan niyo muna ako ngayon, mga katagumpay. At may dadalhin lang tayong ulam at saka kumot ng kuya ko kasi dun siya natulog sa trabaho niya. So, dadalhin lang natin siya ng konting pagkain tsaka yung kumot kasi malamig daw sa gabi. Alright, so pag-uusapan natin mga tol at lilinawin ko yung tanong niya. Hindi dapat 5 basic tools. Ito ang dapat na tanong. Let's go. Yeah! So ito yung dadali nating mga pagkain mga tol sa kuya ko. Ayan. Ang kumot. Saan yan tulya? Dito na lang yan. Ito. Itong mga tulya. Ayan may tulya. Ang kumot yun. Ito may talong, tsaka kanin, tsaka ulam. Ito. Ayan. Ayan, dito yan. May tinapay pa. Oh. Dito na lang. Kunin mo yung cellphone ha? Kunin? Kulang kong cellphone yun. Ha? Kulang cellphone yun. Ha? Sige. Tara mga tol, let's go. Pare, diyan muna kayo. Alright, dali na natin kay Kuya mga tagumpay yung kanyang mga pagkain. Tapos after natin madala, usapan natin ng mga tol kasi nagmamadali ako ngayon. Kasi ang oras natin 11:54 na. Ayan, hindi tayo aabot dun sa break time nila. Nakakatuwa mga tol yung mga ibang subscriber natin kasi natuwa sila dun sa huling upload natin na nag-deliver tayo ng mga pagkain na kailangan. Syempre nilibre na natin, ano? Kasi nga hanggang ngayon lockdown pa rin ang ating bansa. Tapos kamusta ba mga tol? Di ba sabi ni Pangulong Duterte, i-extend daw niya ng hanggang July yung lockdown natin. Kasi nga, maraming makukulit. Hindi rin natin masisisi yung president natin. Ano? Mga tol, nakikiusap ako sa inyo. Mahirap ang humawak ng isang kumpanya. Okay? Pero si Pangulong Duterte, buong Pilipinas ang hinahawakan niya.
Alright, ganun kahirap. Tapos dito mga tol, sa atin, babash pa natin siya. Ganun kahirap noon mga tol. Ganun kasakit noon bilang tatay. Diba? Yun ang iisipin nyo. At mga tol, kung mapapansin nyo, ngayon naman, ito merong mga police na nagra-round dito sa amin, sa aming lugar. At tinitingnan nila yung mga lugar na hindi sumusunod dun sa tamang oras. So tinitingnan din nila kung merong mga proper social distancing na nagaganap dito sa aming lugar. Kaya ganun kahigpit. Pero mga tol, sabi ni Pangulong Duterte o sinabi nung spokesperson niya mga tol na possible, okay? Possible na i-lockdown yung buong Pilipinas katulad daw ng martial law. Mga tol, ipapaliwanag ko sa inyo ha. Bago tayo pumunta, after ko madala yung food kay Kuya, ikukwento ko sa inyo kung anong meron sa martial law. Mga tol, kapag sinabing martial law, makinig kayo sa akin, sobrang hirap ng martial law. Bakit? Pero may advantage din yun. Pero ang mahirap na part, pag sinabing martial law, militar na ang hahawak sa atin. Walang mayaman, walang mahirap. Gobyerno ang mangunguna. Okay? Rules is rules. Diba? Gobyerno ang mangunguna, mga tol. Pag sinabi nilang sarado, sarado. Walang mayaman, walang mahirap. Ganon katindi ang martial law. Pero ang advantage nun, mga katagumpay, makupure yung nangyayari ngayon. Okay? Diba? Yan, tulad na sinasabi ko, kapag walang sasakyan, pwede tayo magmobile. Woo! Trato na naman, oh! Kailangan natin magmobile, sabi ko. Kapag kinakailangan lang, eh, kailangan natin ngayon, mga tol. Kailangan natin magmobile. Ingat lang, ingat. Alright, andito na tayo ngayon, mga tagumpay, sa intersection ng Leg Side, papuntang Banay-Banay. Daing gulay, oh! Dito sa pinag-i-stayan ng kuya ko, mga tol, sobrang higpit. Kailangan papakita natin yung ID natin. Ano? Sir, may karana po! Thank you, thank you! Pakita mo lang yung ID mo. Kasi onliner tayo, mga tol. Okay, punta na tayo dito. Magtanong-tanong na tayo dito. Sir, magandang hapon po. Si Ramirez yan kaya, sir? Yung maintenance po. Nandyan. Nandyan po. Bibigay ko lang po itong pagkain. Maintain na lang dito. Ah, sige, sir. Ben! Iwan ba akong ID, sir? Medyo madami kasi, sir, eh. Yung dito sa mayro. Kanina nandyan ko, eh. Ah, po. Dito ba, sir? Dito. Dari siya na ako, sir? Diretso na ako, sir. Thank you. So, andito tayo ngayon sa PNC. Dito nagtatrabaho yung kuya ko. Okay. Hanapin natin. Si Ramiel, kuya. Ito kuya ko, mga tol. Kaya mo sila. Hindi kaya to. Ang dami. Tropa. Aray! Magluto kayo dito. Tingnan mo. Ayos. Oh. Ayos 'yan. Sumunayan mo dito, tanggalin mo. Wala bang basahan diyan? Mahal na mahal 'yan, oh. Siyempre, kayo pa. Thank you. Okay. Pang ano na 'yan? Kahit mga dalawang araw, pwede na 'yan. Nagano ka? Pero kung basahan diyan. Sige. Wala, wala ako ngayon. So yun, nabigyan na natin mga tol, tuwan-tuwa sila. Siyempre, pag nakakatulong tayo, ganun talaga, approve. Ano, tol? Sir! Okay, ingat kayo, ingat! Tol! Okay, ingat! So yun mga tol, nadala na natin yung food kay Kuya. At papasalamat na tayo dito kay Sir Chip. Sir, salamat po! Alright, so, eto na ang pinakihintay ng lahat. Uusapan na natin ang
sabi na baka daw pwede tayo magbigay ng basic tools. 5 basic tools. 5 pala talaga ha, 5 pala. O sige, 5 lang. Mga tol, hindi talaga 5 basic tools dapat ang tanong doon. Okay? Ang tanong doon mga tol, 5 basic things na dala mo. Alright, bakit? Siyempre magtatanong kayo sa akin, dapat tools. Mga tol, ang basic tools lang dapat nadala natin. Unang-una, siguro mga tatlo lang, screw, wrench, at saka yung Allen wrench. Okay? Yun lang yung mga basic tools na dala natin. Pero, dapat mga tol, ang tanong natin, 5 basic things na dala natin. Alright? So, sasabihin ko sa inyo mga tol, kung ano-ano yung 5 basic things na dala ng isang motovlogger o ng isang rider. Huwag ng motovlogger, isang rider na. Okay, kahit 5 lang mga tol, ito yung mga importante. Magagamit nyo to sa emergency. At saka sa mga, siyempre, mga advantage nyo rin na gagawin. Ito yung mga advantage nitong mga bagay na to. Sasabihin ko sa inyo kung ano-ano yung tong 5 to mga tol ha. Unang-una, cellphone. Alright? Pangalawa, kailangan hindi charger ang dala mo. Dapat ang dala mo ay power bank. Okay, power bank. Bakit power bank? Kung charger ang dala mo mga tol para sa cellphone mo, saan ka magsasaksak kung nasa bundok ka? So dapat ang dala mo power bank. Okay, papaliwanag natin ito isa-isa ha. Pangatlo, ID. Bakit ID mga tol? Ganito yan mga katagumpay. Pangatlo, ID. Bakit yung pinangatlo, ID? Ang ID, napaka-importante yan. Lalong-lalo na kung mag-check-ins kayo. Mag-check-ins kayo. At tapos, kung wag naman, sakali, tigil tayo mga tol ha. Kung sakali naman, mga katagumpay, na ma-aksidente kayo sa daan, sir, bukod sa lisensya, dapat meron kang ID, government ID mo. Kasi yun ang identification mo kung nasan ka eh. Lugi ka. Lugi ka sa mga sa aksidente. Ano mo, na-aksidente ka tapos nag-file siya ng case, ganan-ganyan. Kailangan, meron kang ID mga tol. Alright? So, yun ang use. Hindi ko sinasabi na dapat ito yung dala nyo. Pero dapat kasi ganito. Okay? Ito yung, teka lang, ang ganda nun mga tol, bili tayo. Wait lang ha. Meron pa tayong dalawa ha. May nakita lang ako mga tol. Pwede kong ibili nanay ko nito. Wait lang mga tol ha. Sorry. May nakita akong nagbebenta ng mask dito mga tol. Ayun o, 120 lang o. Boss, pwedeng bumili niyang face shield mo? Available? Ah, sige. Pabili akong isa. Gawa nung nagtitinda yung nanay ko. Oo, nakita ko maganda. 200 po to. Ay, hindi po ba 120? Wala na ako yung 120, maya-maya pa ako. Oh, sayang naman. Saan nyo kayo? Diyan o, sa likod. Sa marinig po. Ah, sige, balik na lang ako, sir. Sayang, ang ganda sa ano. Ah, sige, sir. 200 pala to, no? May sombrero po kasi. Ah, may sombrero. Ah, yun ang one. Sige, sir. Hindi ba pwedeng 150 na lang yan? Ayun, sige sir, thank you. Balikan ka na lang na. Salamat. Okay. 200? Medyo mahirap to, 200 oh. Oo nga eh, hindi sa nanay ko lang eh. Opo. Oo, tama nga. Wala nang last price yan? Sige, bilhin ko na. 180. Pwede na yan. Mas mahal na kasi, so hindi na sila magano. Oo naman nanay ko eh. Matatanda, nagano pa ng panyo sa ulo eh. Oo. Parang di mahal yan. Oo na yan, 180. Ganda naman eh. Sige sir, wag na, sayang plastic. Kapalpate ano namin eh. Salamat po. Oo. Pwede mo pala 20. Ah, 20. Oh, ganda mga tol oh. Oh, protektado to. Talaga yung okay. Salamat ha. Tayo. Alright. Awa naman si tatay. Wala siyang food. Sir, thank you. So yun mga tol, binili na natin. Kasi para din sa nanay ko, nagtitinda kasi siya Siyempre baka prone. Awa naman si tatay, mukhang homeless na. So
sinawisan ako dun sa tawaran na yun ha. So ano yung pag-usapan natin ngayon mga tol? Yung dalawa, ano-ano yung una natin? Cellphone, powerbank, at saka ID. Ang pangatak natin mga tol, o ID, kung bakit ID ha, syempre kailangan nyo kapag na-accidente o mag-check-ins kayo sa mga kung night ride kayo o tawid dagat kayo, kailangan nyo ng ID. Tapos, pang-apat, clothes. Yun ang basic things, clothes. Kailangan meron kayong pampalit na damit. Diba? Yun ang mga nasa bag nyo, kaya bag. Bag na may clothes. So, mga clothes, ganun. Sa bags nyo. Alright? Yun ang tama-tama nyo nga gagawin. At, mga tol, ito ang panglima na importante sa lahat na kailangan nyo mga tol na malaman. Ha? Matatawa kayo dito. Ang panglima na kailangan nyong bilhin mga tol, na kailangan nyong dala, pera. Diba? Yan! Yang limang yan. Yan ang dapat nyong tatandaan. Dun sa nag-comment, tol, salamat dun sa tanong mo na basic tools, pero kasi kaya hindi na basic tools, halos lahat na ng lugar ngayon, meron na tayong mga vulcanizing o yung mga shop na ang yun na lang ang kailangan mong dadalhin, okay? Kasi hindi naman tayo pwede magdala ng purse, hindi tayo pwede magdala ng interior, hindi tayo pwede magdala ng ganun. Yun lang yung mga basic adjustments lang, itong adjust lang, mga tol, ng screws nyo. Yun lang, di ba? So yun ang mga, yun ang tamang tanong doon. Yung 5 basic things, good things na dadalhin mo, okay? Which is yun nga, yung mga sinabi ko. Food, kailangan nilang bumili. Diba? Kasi wala silang kakainin. Diba? Yung mga pinag-usapan eh. Mga pinag-usapan ng ngayon yung social media. Bakit nga naman ilalockdown tapos walang food na ibibigay? Diba? Meron naman talagang sense. Or kaya, common sense naman yung mangyayari. Pwede naman talaga mag-full lockdown kahit isang taon tayong full lockdown dito mga tol eh. Basta isang taon tayong may pagkain. Kaya lang naman lumalabas ang tao kasi walang pagkain. Ganun kasimple. Ganun kasimple yung logic. Walang pagkain. Hindi natin masisisi kung walang pera. Eh wala eh. Isang kahit isang tuka tayo. Kahit. Hindi natin pwedeng iparehas yung buhay mo sa buhay ng iba. Diba? Eh kung may ipon ka, congratulations, may ipon ka. Makakasurvive ka. Eh paano yung nasa kalalagayan na hindi naman talaga sapat? Diba? Wala. So bibili tayo ng tinapay tolls. Dito. Nang tasty. Bibili tayong redlocks. Eto. Hello po. Magkano po sa red dito po? Isa nga ate. Isang red lock. Ang tinapay. $48, tama. Thank you. All right. Yan mga tol, nakabili na tayo ng red locks. Yan, pabibigay na natin sa girlfriend ko. Yung girlfriend ko, malamaltin eh. At kung may mali akong nasabi mga katagumpay, pwede rin kayo mag-comment sa baba. Alright? Comment nyo lang sa baba mga tol. Hindi ako nagagalit kapag nagko-comment kayo ng masama sa akin. Alright? Kasi namimiss ko din yung mga ganong comment eh. Diba? Kasi namimiss ko din yun. Kung wala tayong pagkakamali, hindi tayo matututo. Hindi tayo gagaling. Alright? Kaya nga nandyan kayo mga subscribers ko. Kaya kung ngayon ka pa lang, welcome na welcome ka dito sa channel ko. Click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi sa channel ko. Diba? Ganun lang mga tol. Okay, nakakala nyo na baka pag nag-comment kayo ng bad sa akin or i-bash nyo ako, magagalit ako sa inyo. Hindi tol, welcome kayo lahat dito. Lahat kayo welcome sa channel ko. Diba? Kung ano man yung mga gusto nyong sabihin, kung meron pa kayo mga tips, comment nyo lang sa baba. Walang problema dyan mga tol. Diba? Sabi sa inyo, pamulad! Rat-rat! So ayun mga tol, siguro dito ko na tinatapos itong vlog ko. Maraming salamat, sana may natutunan kayo.
hindi lang sa basic things, sa wisdom, sa wisdom ba tawag doon? Sa mga tips, word of wisdom. Ayan, magmahalan tayo lahat, lalong-lalo ngayon, crisis, pandemic to nga, na ano natin, eh, magmahalan tayo lahat. Ano? So, yun lang mga katagumpay, maraming salamat sa pagsama. Ingat kayo palagi, at kung lagi ko sinasabi sa inyo, click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi. Kasi baka nyo pa na i-click yan, hindi ka ma-notify palagi. Alright?